guys. Good morning, good morning. And it's Pasko na. It's December 23. So, 2 days more, it's Christmas. Ano po ba ang Christmas? Ano po ba ang Pasko? Okay, yan. Dito kami. Mag-playdate. So, ano po ba ang Pasko? Okay. So, ang Pasko po ay, bakit po tayong lahat ay nagdiriwang ng Kapaskuhan? Nakaka-bless po kasi kahit dito sa Middle East, no, talagang naglalagay sila ng mga Christmas tree. Yan, naglalagay sila ng mga ilaw-ilaw, mga ilaw-ilaw, 'di ba? Talagang marami silang ginagawa. Pero ano ba 'yung talagang reason, no? Alam nilang Pasko. Eh alam naman natin sila, 'di ba? Yung iba talaga nagse-celebrate. Pero ano po ba yung Pasko talaga? Okay, so napaka buti buong mundo nagdiriwang ng Pasko. Nanawa po ang Pasko ay talagang maging maayos po ang bawat isa at nawa na talagang may pagkain man o wala, basta mahalagay sama-sama ang pamilya, buo. At syempre yung talagang nananalangin, nakipag-isa, and we believe, no? So, the reason of this Christmas is Jesus Christ, no? Naalala natin na merong ipinanganak sa sabsaban, no? Yung pinanganak sa sabsaban. At talagang siya ay sa Bethlehem. At siya ay talagang hindi siya namuhay na katulad ng mga bata ngayon na napakaganda nung mga higaan nila or talagang hospital. Pero siya ay isa sa sabsaban na ipinanganak. At siya ay lumaki na isang carpenter, ang kanyang father. At syempre, housewife ang kanyang ina. Pero ang kagandahan dito, nung at the age of 33, sinunod niya na ang will ng ating Panginoong Diyos. So, we celebrate Christmas because of Jesus Christ na naging birth. Siya yung daan upang ang bawat isa ay magkaroon ng salvation. Ang bawat isa ay magkaroon ng talagang kaligtasan. Yung mga sumasampalataya, yun talagang kakapit, yun talagang tinanggap ang ating Panginoon bilang Lord and personal Savior. Yan po, kaya ang Christmas po na natin sineselebrate for this, hindi man natin alam kung talagang 27, no, ang ay 25 ang ipinanganak siya, pero we remember as in our calendar, di ba? We remember ng nating ginugunita na merong baby na ipinanganak sa sabsaban at no other than ay ang Panginoong Jesus. Siya po ang ating Diyos at mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon at talagang nandyan po siya para sa atin. So nawa po yung mga OFW na malayo sa family, syempre through video, through Zoom lang sila, but thank God kasi talagang nandyan pa rin, no? May celebrate, masaya yung mga bata, yung mga anak natin, mga apo-apo, parents, kasi syempre napadala natin yung mga kapaskuhan nila, mga gift, and of course yung mga needs po nila, and yung mga iba naman na talagang wala, we believe na God will provide, and we believe na nandyan ang ating Panginoon. And then yung iba naman syempre, yung mga talagang naglilingkod sama-sama sa simbahan, 'di ba? Yung ganda yung gabi, yung simbang gabi, 'di ba? Ang sarap yung gano'n, nagising ka na maaga tapos magsisimba ka, no? Talaga magpupuri sa ating Panginoon until 25. Iba naman may party, may exchange gift, no, giving gifts, sharing is caring, and nagbibigay sila. Salamat sa mga pusong pinagpala ng Panginoon, even sa financial na talagang tumutulong, nagbibigay, talagang nagpapakain, no, talagang nandyan, the Lord God bless you more. And yung mga gusto mong bigay kahit wala, alam ng God ang inyong puso, pagpapalain po kayo ng ating Panginoon. At ganun din po sa mga talagang malungkot, syempre, walang partner in life. Just believe God is our partner, okay? Sa mga malalayo, sa kanilang mga family. Wala po imposible sa ating Panginoong Diyos dahil mahal na mahal po niya tayo. So muli po, shalom, shalom, may the Lord God bless you. At muli po, the reason for this season is Jesus Christ. May the Lord God bless you at mahal na mahal po kayo ng ating Panginoong Jesus. Okay, bye po.